Yun mga kalakdan, may mga channel po ako, dyan din lalagay ko dito. Pakisupport lang po yung channel natin. May channel po tayong Alakdan TV. Yun po yung balisikan na channel po na sa mga manok na minibreed natin at saka mga klase ng manok na meron ako. Tapos meron ditong anime, Joyboy TV, pakisuporta naman yung Joyboy TV na isang channel ko. Yung mga anime na short lang, mga anime yung mga pinapalabas ko doon. Tapos dito, ito yung Mr. Pangs TV, yung content dito, yung tungkol sa buhay ko, tapos travel, mukbang, tsaka iba-iba pa yung mga parte sa buhay ko na mangyayari, doon ko yun pinapalabas. Tapos ito yung isa, yung umahilig ka sa mobile gaming, ML, ito paki-support naman yung Night Fury Gaming. Dito po yung mga ito na nilalaro ko, in-upload ko dito. Tapos mga ibang game pa na hindi pa na-upload, dito ko yung la-upload sa Night Fury Gaming. Paki-support naman yung mga channel natin. Tapos kasi yung goal ko dito is pag tumaas na po yung mga channel natin is sana makatulong ako sa pamilya ko. Tapos pangalawa, tutulong po rin tayo sa mga senior citizen na nangangailangan. Bibigay tayo ng tulong kapag tumasa po yung ating mga channel na po to. Ginawa ko talaga to para makatulong. Maraming salamat. Welcome back mga kalakdan. Ngayong araw na po ito, pag-usapan po natin yung manok na kinukondisyon nyo kung sobrahan ba po sa gamot o bangad sa gamot pagdating sa laban. Explain ko sa inyo kung paano malalaman yung manok nyo bangad sa gamot o lasing pag laban nyo na sa rueda. Ayun po, malalaman nyo po yung manok nyo pag bangag sa gamot o lasing kasi yung palo po niya is kahit malayo yung kalaban pumapalo siya, kahit malayo yung kalaban kahit din niya abot pumapalo siya, or kahit nasa malapit na yung kalaban hindi siya pumapalo. Yun po yung isang paraan para malaman nyo na yung manok nyo is lasing po sa gamot na binigay nyo. Tapos yung mata niya po is lumiliit at saka biglang lumalaki. Tingnan niyo yung mata ng manok, doon niyo malalaman na bangag yung manok niyo sa gamot na binigay niyo. Yung itim niya sa mata niya, pakita ko sa inyo yung mata ng manok na lumiliit at saka lumalaki para malaman niyo kung anong dahilan bakit gumaganon yung mata ng manok niyo na lumiliit at saka lumalaki. Yun po yung dahilan na bangag po yun sa gamot. Baka mali yung pag-apply nyo sa gamot na pinainom nyo o tinurok nyo, kaya nagiging ganon yung resulta sa manok nyo. Ang dalawang dahilan po pag nagiging bangag yung manok nyo sa gamot is magiging farsighted siya, tapos yung isa is magiging nearsighted. Mga dahilan nun is baka nasobrahan sila sa binigay niyong gamot, or hindi pa na-absorb ng katawan nila kaya nasa utak pa pumasok yung mga gamot, hindi pa nag-spread out sa mga laman ng manok para magamit nila sa laban. Yung pong manok na farsighted is yung pupil nila, yung itim is lumiliit po yon, kaya sa tingin nila yung kalaban nila is malayo.
Kaya yun po yung nagiging resulta pag ano, lumiliit yung mata, lumalayo po yung paningin nila, yung manok na bali kalaban nila is sa tingin nila malayo, kaya hindi pa sila pumapalo. Yun po yung ano, dahilan ng manok, yung pong farsighted, magiging epekto po nun is yung manok, imbis na malapit lang siya, yung ito yung manok mo, naging farsighted siya. Pagtingin niya sa kalaban, ito yung kalaban, pagtingin niya is nasa malayo. Kaya hindi siya papalo kasi malayo pa yung kalaban sa tingin niya. Kaya yun po yung naging epekto sa pagiging ano, maling paggamit ng gamot. Nagiging farsighted yung manok na panglalaban niyo. Imbis na papalo siya kasi malapit na, is sa tingin niya is masyadong malayo pa yung manok na kalaban niya. Kaya hindi siya pumapalo pag nasa tabi na lang yung manok niya. Tapos yung ano, nearsighted po, ang epekto po nun is kahit malayo pa yung ano, kalaban ng manok nyo is papalo na po siya kahit malayo pa. Tapos pumalo siya, hindi aabot sa kalaban kasi masyadong malayo pa yung kalaban kasi sa tingin niya is nasa malapit lang aabutin ng palo niya. Kaya yun po isang dahilan kaya natatalo yung manok nyo kasi pagpalo ng manok nyo is hindi aabot. Ito yung kalaban, pumalo yung manok nyo, hindi umabot, tapos na out balance, papaluin na lang ng kalaban, kaya one hit lang yung manok nyo pag tinamaan kasi na out balance na. Yun po yung epekto ng ano, nearsighted, kahit malayo yung kalaban is mumapalo siya pero hindi aabot. Magiging pangit po yung kalalabasan ng laban ng inyong manok. Ayun, maganda talaga pag ano, nagkukondisyon kayo is magpailaw kayo. Kung gaano kalakas yung ilaw ng ano nasa loob ng rueda, ganun din yung gawin nyo sa pailawan ng manok nyo para hindi po sila matagal mag-a-adjust sa ilaw ng rueda kasi sanay na sila sa pagpailaw nyo na kung gaano kalakas yung nasa rueda na ilaw, ganun din yung ginagamit nyo para hindi po sila ma-distract kasi yung iba nagpailaw sila pero mas mahina yung ilaw nila kaysa doon sa rueda na mas malakas. Kaya nakikita niyo yung ibang manok pagpasok sa rueda tapos pagbitaw tumitingin sila sa ilaw kasi nagtataka sila kung ano gabi ba o umaga kaya tumitingala sila. Dapat sanayin niyo yung manok niyo na yung ilaw na ginagamit nyo is kaparehas lang yung lakas ng loon sa loob ng rueda para hindi naman madidistract yung manok nyo kasi yung mata niya, yung itim is lumalaki yun, lumiliit, lumalaki kasi nag-a-adjust pa sila sa ilaw kasi madaling madistract po yung ano, manok pag masyadong malakas yung ilaw pag hindi pa sila sanay. Bali may ano, nakita akong sa pinasok sa rueda bali kapitbahay namin yun, tingin ko maganda talaga yung lahi ng manok nila, malakas tapos malalaki pero nung binitaw na malayo pa yung kalaban, lumipad sa bus pumalo, hindi umabot kaya yung kalaban, pinalo lang siya isang beses tapos mali agad, kaya yun ang pangit nun sa manok pag mali yung ano, na-apply na pagkukondisyon tsaka paggamit sa mga gamot na ginagamit pagkukondisyon, nagiging farsighted saka nearsighted po yung manok nyo. Yung iba kasi, nakita ko, kahit nasa tabi na yung kalaban, iikot. Halimbawa, ito yung kalaban, ito yung manok nyo, nagaganon na, iikot pa yan, kaya papaluin na lang ng kalaban. Baka, yun pa yung dahilan na halos maubos yung manok nyo kasi baka mali yung paggamit ng pagkukondisyon nyo. Sa mga gamot na tinuturok, mali din. Kaya yun yung i-adjust nyo sa pagmamanok nyo. Tingnan nyo kung saan kayo nagkamali, kung bakit natatalo yung manok nyo. O baka doon talaga kayo nagkamali sa pagkukondisyon. Kaya tingnan nyo yung mga mali nyo, tapos i-adjust nyo, tapos baguhin nyo yung mga pamamaraan nyo sa pagkukondisyon. Baka mag-improve pa yung mga conditioning method nyo para hindi naman kayo palaging talo sa sabong. Kahit farsighted ako or nearsighted ako, nakikita ko pa rin yung mga isa shoutout ko, kaya shoutout kay Federico Cobero, Leon Stupre,
Jomar, John Mar, tapos John Reyes, tap, at saka Arjan TV. At saka kung bago pa natin yung channel, eh, mag-subscribe ka. Click yung bell button para update ka sa ating mga bagong videong lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, eh, mag-subscribe ka na para malaman mo yung pamamaraan natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!